Tanya, kumusta ang bakasyon mo? Mabuti ho. Natutuwa naman ako, Ginang, at nagbalik si Tanya. Akala ko nung magbakasyon siya eh, tuluyan na niyang tinalikuran ng kumbento. Sila lang naman ang mapilit eh. Sinabi ko na noon na hindi ako talaga para sa kumbento. Ah, Sor Jolanta, samahan mo na si Tanya sa kanyang kwarto. Pagkatapos tumuloy na kayo sa komedor. Saluhan niyo na rin kami maghapunan. Salamat ho, tapos na. Si Tanya na lang pong pakialagaan ninyong mabuti at lalong gumagrabe. Tanya, magpapakabait ka. Susulat kang lagi. Ano ba naman yan, Sister Faustina? Halos araw-araw na lang meron kang naibabagsak. Kung hindi plato, kaldero. Napakabigat po eh. Namumutla ka. May sakit ka ba? Gusto mo sasabihin ko sa Madre Superiora na patignan ka sa doktor? Teresa, Corazon, kayo na maglipit ang kalat dito. Ika na. May lagnat ka. Sor Jolanta, ikaw na ang bahala sa kanya. Opo. Sino sila? Bakit sila naghihirap ng ganito? Sinabi ng Panginoon na hindi niya ito kagustuhan. Labi siyang nahahabag sa mga kaluluwang nagdurusa, ngunit humihingi ng katarungan. Ano ang pinakamahirap ninyong tinitiis? Pagpaganda sa makinang Diyos! Ang mahal na ina. Sinama ko ng aking Anghel de la Guardia. Tinala ko sa purgatorio. Tumugos sa aking mga buto ang daing ng mga kaluluwa doon. Nagmamakaawa silang ipagdasal. Nagdidiliryo ka. Mataas ang lagnat mo. Pilitin mo magpahinga. Sabi ng doktor, mahina ang baga mo. Sir Jolanta, hindi ako nagbibiro. Talagang nakarating ako sa purgatorio. Maliwanag ang lahat ng nakita ko at narinig. Kailangang ipagdasal natin sila. Hindi ba't lagi naman natin silang ipinagdadasal? Mas higit pang dasal. Mas matagal. Mas taimtim. Tayong dalawa, Sir Jolanta, ipagdasal natin sila. Oo, oo, sige. Pero huwag mo na sana kukwento ito sa iba, ha? Baka isipin nilang... Talagang hindi nga kayo naniniwala. Lalo na siguro kung sasabihin kong dumating doon ang mahal na birhen. Pilit binibigyang ginhawa ang mga naghihirap na kaluluwa. Iwasan mo na nga may makaalam na iba.
Nakabigyan pa nila ng masamang kahulugan. Lalo na si Tanya. Napapansin ko mabigat ang loob niya sa'yo. Mag-iingat ka sa kanya. Ngayon, sumunod ka sa akin at pagdadasal natin sila sa purgatorio para patunayan kong naniniwala ako sa mga sinabi mo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bakit ba masyadong napakahina ng iyong katawan? Baka naman hindi ka sanay sa mabibigat na trabaho. Paano po mangyayari yun? 10 kami magkakapatid kaya hindi pa sumisikat ang araw. Katulong na kami ni Ama sa mga alaga niyang hayop at ni Ina sa mga gawaing bahay. Pero bakit ka nga masasakitin? Nang umalis ako sa amin, walang laman ang bulsa ko kundi pambayad sa tren. Pagdating ko dito sa Warsaw, pumasok akong katulong. Nakalibre na nga ako sa tirahan at pagkain. Pero napakaliit ng bayad na naipon ko para sa aking dote. Namasukan pa rin ako sa gabi. Kaya iilang oras lang ang naitutulog ko. Sa pawis mo nang galing ang iyong dote? Walang naitulong ang mga magulang mo? Kulang pa nga sa pagkain ng mga kapatid ko eh. Tsaka talagang ayaw nila akong magmadre. Abay, kailangan mong magpahinga para makabawi ka sa pagtulog. Hayaan mo't kakausapin ko ang Madre Superiora para... Ay, nako! Magsakit-sakitan din kaya ako. Sa palagay nyo eh, malibre din ako sa trabaho. Ano ka ba naman, Tanya? Sa amin, pag gusto kong makaligtas sa trabaho, tinatagalan ko ang tulog. Pagbangon ko, nakahanda na ang pagkain. At malinis na ang bahay. Tanya, bakit hindi mo isama mga katulong mo doon? Doon kayo sa bandaron maglinis, oh. Maraming damong ligaw doon. Oh, mga kasama, doon daw tayo. Dahil naiistorbo natin ang pasyenteng wala namang sakit. Ay, nako, ang buhay. Huwag mo silang pansinin. Ang sabi ng doktor, kailangan mo raw magpa-araw tuwing umaga. At pilitin mong kumain ng maraming prutas at gulay. Faustina. Faustina, gumising ka. May mahalaga akong bagay na ihahabilin sa iyo. Alam kong labis kang nahihirapan sa monasteryong ito. At may mga sandaling iniisip mong sumuko. Umalis. Huwag. Magiging masakit yon sa aking kalooban. Dagdagan mo pa sana ang iyong pagtitiis. Sa lugar na ito, marami ka ngang mabibigat na dadalhin, pero marami rin akong grasyang ipagkakaloob sa iyo. May papangako mo ba na hindi ka naaalis? May papangako mo ba, Faustina? Salamat. Babalik ako at mag-uusap tayo muli.
Eric! Anya! Tagal natin hindi nagkita. Sabik na ako sa'yo. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Ba't ikaw? Ba't hindi nila nalaman na nagpunta ka rito? Dahil ba sa daga na lamang ang gising? At naghahanap ng makukutkot sa paminggalan? Bakit ang tagal mo? Hindi mo ba natanggap ang sulat ko? Nang umalis ka ng umaga ngayon papunta rito, ibinigay niya sa akin ni Boris. Pero ayoko na mamalata ako ni Paula. Kaya naghintay ako ng mas magandang pagkakataon. Kanina umaga, umalis siya. Pumunta siya sa may sakit niyang ina sa Zurich. Eric, alis mo na ako dito. Sasama ako sa'yo kahit saan. Tanya, umandar na naman niyang kapusukan mo. Konting pagtitiis na lang. Sasabihin ko sa'yo kapag naiayos ko ng lahat. Pero kailan pa? Mamatay ako, Eric. Mga trabaho hindi ko ginagawa sa bahay. Tingnan mo nga ang palad ko. Ang kapal na. Yan pa rin ang pinakamagandang palad na nakita ko. Sister, saan ka galing? Gabing-gabi na. Sister? Ano bang pakialam mo? Gabing-gabi na nga, bakit ikaw gising pa? Sinusubukan mo ba ako? Para may maisumuka? Hindi. Kasi may nangyari. Baka hindi ako makatulog kapag wala akong mapagsabihan. Lika muna. Ay nako, pagod ako. Gusto ko nang matulog. Ang dam-daming inuutos dito. Paano ako magtatrabaho bukas? Kahit sandali lang, oh. Kung gusto mo, mahiga ka habang nagkukwento ko. Sige na. Hoy, pwede ba? Maghanap ka ng ibang iistorbohin. Ha? Sigurado ka bang hindi mo ako sinusubukan? Huwag kang magkakamali sa akin at tignan ko lang. Hahanap din ako ng maibubuta sa'yo. Tandaan mo, hindi kita uurungan. Hindi mo naman pala masisisi ang mga magulang mo eh. Dapat kang ang ilayo. May asawa naman pala siya eh. Pag nagkataon, ikaw ang magiging kawawa. Bakit? Ako naman talaga ang nobe ni Eric. Pinikot lang siya ni Paula. Hindi ako mga agaw. Ako ang inagawan. Sana humanap ka na lang ng iba. Ayoko ng iba. Si Eric ang mahal ko. Tama na nga kayo, baka marinig tayo ni na Sor Julanta, oh. Magandang umaga po. Sor Julanta, Sor Josefa. Dali-dalian nyo nga dyan at baka hindi tayo makatapos. Lilipat pa tayo. Tara! Pwede ho ba kayong magambala? Ano yun, Iha? Halika na sabi. Gusto ko lamang pong magtanong kung totoong may aparisyon. May binabasa kang libro? Ang ibig ko pong sabihin ay sa tunay na buhay, may pinagpapakitaan po ba ang Panginoon? Mga santo o santa, mga banal na tao na gusto niyang pagbigyan ng mahalagang mensahe. Buhay ba ng sinong santo yung binabasa mo? Wala po akong binabasang libro. Bakit mo naitanong ang tungkol sa aparisyon? Paggabi po.
Narinig ko ang tinig ng Panginoong Hesukristo. Faustina, alam mo, iha, hindi masamang malakas ang imahinasyon ng isang tao. Ito ang nagtutulak sa mga pintor, inventor, o kompositor na makalikha. Pero kung minsan, dapat ay matalas din ang ating isip sa paghihiwalay ng guni-guni sa katotohanan. Maniwala po kayo sa akin. Maliwanag na nakausap ko siya. Faustina! Sana'y mapag-ingatan mong huwag basta-basta magkikwento tungkol sa mga bagay na yan kung kani-kanino lamang. Hindi kayo naniniwala. Noon, anghel, dinala ka sa purgatorio. Ngayon naman ang Panginoong Jesus. Hindi ko natatanungin kung anong inyong pinag-usapan. At kakalimutan namin na may ganyan kang sinabi. Baka kaya kailangang maipaduktor na natin siya sa isang dalubhasa. Bakit mo kinausap sina Sister Jolanta? Nagsumbong ka, no? Pinabalaan kita. Oras na ipinatawag ako ng Madre Superiora para kagalitan. Magsisisi ka. Ano bang gusto mong palabasin at akala mo kung sino kong santo santitang hindi makabasag pinggan? Naghahanap ka ba ng atensyon dahil ni isang lalaki walang nagkagusto sa'yo? Hindi ka pa ba nakatikim magmahal? At mahalin? Hindi ka pa ba nakatikim magmahal? At mahalin? Hindi ka pa ba nakatikim magmahal at mahalin? Magmahal at mahalin? Ano ito? Para sa almusal natin lahat? Opo, Papa. Dalawang malaking basong gatas para sa inyo ni Mama. At maliliit na baso para sa amin ni Ate Helen. At sa ibang pang mga kapatid. Ina, dali mo na ito sa bahay. Mama, gutom na ako! Sandali lang.
Sandali lang, anak. Ate, bilis, gutom na ako. Oo, bakit pantagal mo? Saan ka galing? Nagsimba po ako. Simba na naman. Wala ka na pang ibang aatupagin? Dapat nasa ilog ka na. Naglalaba ka. San tabak na labahin mo, ah? Pati tuloy mga kapatid mo, wala nang maisuot. Mama? Bakit? Yun po sanang sinabi ko sa inyo noon. Na ano? Magmamadre ka na naman. Gusto ko po sanang malaman kung papayagan niyo po ako. Manong ang tigilan mo na nga ako, bata ka? Mama, hindi po ako nagbibiro. Talagang gusto ko pong pumasok sa kumbento. Anak, alam kong mahilig ka magsimba. Sobra kang reliyosa. Pero hindi yan ang paraan para magmadre ka. Talagang may nakalaan para sa ganyan. Pero mama... Helen naman. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, mahirap lang tayo, alam mo yan. Hindi natin kaya. Alam mo, anak, kailangan ng dote sa isang nagmamadre. At ang isa pa, kailangan ka namin dito. Maliliit pa mga kapatid mo. Walang mag-aasikaso sa kanila kapag ako'y wala rito at nagtatrabaho sa ibang bayan. Abala naman ang mama mo dito sa pagtatrabaho. Ha? Tamang papa mo, Helen. Hindi pwedeng magmadre ang walang maibibigay na dote. Kaya umpisa mo nang pansinin ang mga katangian ni Carl. Alam mo, matagal ko nang napapansin na hindi magandang pakita mo sa kanya. Helen, bihira na ang mga lalaking katulad niya. Masipag, magalang, at may ambisyon. Yan ang klase ng lalaking hindi magiging pabigat sa mapapangasawa. Kaya nga ho, ang sabi ko sa kanya, doon niya ubusin ang kanyang oras sa babaeng pakakasalan niya. O hindi nga ba't yun ang ginagawa niya? Wanda, halika nga rito at asikasuhin mo ang mga kapatid mo. Kahapon, magkasama sila ng papa mo sa pagtatanim. Kanina naman, hindi pa sumisikat ang araw, dinaanan na niya mga baka. At siya na raw ang magpapakain. Mama, hindi ho nag-aasawa ang magmamadre. Helen, sa hirap ng buhay natin at sa dami ninyong magkakapatid, imposible yung iniisip mong kalokohan na yan eh. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo kung ano man ang gusto ko. Si Carl na lang ang asikasuhin mo. Oo nga naman, ate. Sagutin mo na si Carl. Sige, ikaw rin. Pag napansin nga mas maganda ako kaysa sa'yo, baka sa akin niya ibaling ang panliligaw. Hoy, napakabata mo pa, ha? Opo, ma. Salamat naman at naisipan ni Carl na magdaos ng isang kasayahan para sa kanyang kaarawan. Sinabi ko na sa'yo na kailangan lang ay malimit sila magsama at mapapalambot din ng anak ko, ang puso ng anak mo. Laking kasiyahan namin mag-asawa pag nagkataon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit sa taas ng katayuan ninyo ay ang anak ko si Helen ang nagustuhan ng anak niyong si Carl. Maraming nagpaparamdam sa anak ko. Pero ang sinasabi ko sa kanya ay walang kwenta kung ang mapapangasawa niya ay yung laki sa layaw. Yung walang alam kundi ang magbihis at gumastos. Eh, yung mga anak mo naman eh, laki sa trabaho. Lagi ko pa nga sila nakikita sa simbahan. Yun talaga ang gusto ko. Masayang-masaya ang ating mga magulang. Pinananabigan na nilang sagutin mo ang aking nilulungan sa'yo. Litong-lito na ako, Carl. Araw-gabi, yan lang ang lagi kong naririnig kay Mama. Pag nakikita ko naman ang yung Mama sa simbahan, tinatanong niya ako kung kailan daw niyo tatahiin ang aking tragedy boda. Kaya nga eh, para lalo silang lumigaya.
Pumayag ka nang magpakasal sa akin. Pandaraya sa'yo pag ginawa ko yun. Alam naman ninyong lahat na ang puso ko'y nasa monasteryo. Ano bang meron sa monasteryo at gustong-gusto mo doon? Mahirap ipaliwanag. Maliit pa ako'y ganun ang aking nararamdaman. Masaya ako kapag nasa simbahan. Hindi ako makatulog kapag hindi muna ako nagdadasal. Hindi kita pagbabawalan. Magagawa mo ang lahat niyan. Kahit mag-asawa na tayo. Carl, naisip ko lang. Bakit hindi naging kasing yaman ng pamilya ninyo ang pamilya ko? Sana may pambayad sila sa aking dote. At hindi nila ako matatanggihan. Helen. Oras na makasal tayo. Patutunayan ko sa'yo na ang buhay sa piling ko ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Faustina. Helen? Faustina, hanggang kailan mo ko paghihintayin? Hanggang kailan mo ipagpapaliban ang hinihiling ko? Panginoon, liwanagin po ninyo ang aking isip kung ano ang dapat kong gawin at susundin ko ang inyong kagustuhan. Pumunta ka sa Warsaw at doon papasok ka sa isang kumbento. Tulog na? Hindi. Nakahiga lang. Bakit dyan mo nilagay? Anong gusto mo sa maleta? Yan nga lang, inuuriret na ni Mama. Ang sabi ko lang, ihahatid ko itong mga pinamalansya ko sa bahay ni na Aling Olga. Ikaw nang bahay sa kanila. Magtulong-tulong kayo magkakapatid para hindi mahirapan si Mama. Ikaw nga itong inaalala ko eh. Paano kung walang mangyari sa isa Warso? Wala ka pang bili ng tiket pabalik. Ate Helen. Sanhin ako sa trabaho.
pinapayaan ng Panginoon. Ate. Eric, bakit ka ganyan? Alam mo, minsan pakiramdam ko, ninaloko mo lang ako eh. Sabi mo sa akin noon, nung huli tayo magkita, pabalik ka at iaalis mo ako rito. Eric, bakit ngayon ka lang? Tanya naman. Bigyan mo pa akong konting panahon. Sinasabi ko naman sa'yo, di ba, na inaayos ko ang titira natin. Tsaka, gusto ko pang makapag-ipon ng maraming pera. Oh, ngiti naman dyan. Gusto ko, sumumpa ka sa akin. Kapag hindi mo ako inalis dito sa loob ng isang buwan, hinding-hindi mo na ako makikita. Oh, sige, asahan mo. Hindi pa aabot ang isang buwan. Wala ka na rito. Balik naman, oh. Ayoko nga. Sige na. Sabik na ako sa'yo eh. Sige na. Eric, sige na. Umalis ka na. Bakit? Sige na. Darating ko lang. Sige na. May pusang ayaw kong tigilan eh. Sige na. Umalis ka na. Kailan tayo magkikita ulit? Basta. Sige na, Eric. Umalis ka na. Ano naman ang gusto mong palabasin at may pasilip-silip ka pa dyan? Naiingit ka? Siya ba ang dahilan kung bakit kayo tinatago ng magulang mo dito? Oo! At siya rin ang katagpo ko ng gabing nakita mo ako nang galing sa labas. Oo, ngayon. Magsusumbong ka? Sige, gusto ko nga eh. Para masipa na ako dito at tuluyan na akong sumama kay Eric. Sabi ng mga postulante, may asawa na raw ang lalaking yun. Tanya, huwag mong sirain ang buhay mo. Sira na! Sinira ng babaeng pumikot sa kanya. Kaya ako nga pinipilit buuin eh. At mangyayari lamang yun sa piling ni Eric. Nang marinig ko yung nangyari sa'yo, ipinagdasal na kita na kung hindi ka talaga para sa monasteryo, sana'y bigyan ka ng ibang magpapaligaya sa'yo. Yung walang maiiwang lumuluha. Sira ka pala eh. Gusto ko ngang lumuha si Paula dahil una niya akong pinaluha. Gumaganti lamang ako. Bakit ayaw nila akong paniwalaan? Ikaw naman kasi, kung sino-sino kinakausap mo, tumahimik ka na lang at magdasal. At isama mo na rin sa panalangin mo, naburahin na ng Diyos ang mga halusinasyon mo. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Ikaw rin, sister. Baka lubusan silang maniwala na may diferensya ka sa utak. Palalayasin ka rito. Hindi mo matutupad ang ambisyon mong magmadre. Ate Helen! Wanda? Ate. Kumusta na kayo? Ang mga kapatid natin. Ma? Helen. Anak ko. Anak, nangangayayat ka. Namumutla ka pa. Pa, tingnan mo siya. Payat na payat. Carl, tingnan mo. Namumutla siya.
umuwi ka na sa atin, mas masaya ka doon, anak. Hindi ba? Pa! Kumusta ka narito, anak? Mabuti naman po. Helen, mahal kita, anak ko. Hindi na kita gaanong utusan. Sige na. Magsimba ka na kahit anong oras na gusto mo. Basta umuwi ka na lang sa atin. Kahit anong oras ka pa magising. Anak, nahihirapan ka ba rito? Hindi ho bakasyon ang buhay namin dito. Lahat ng trabaho ay pinagtutulungan namin at ang pahinga na lamang ay mga oras ng pagdarasal at pagtulong. Kaya hindi ka masaya? Napakasaya ko po. Natagpuan ko na ang matagal ko ng pinapangarap na kapayapaan. Ewan ko ba sa'yo? O doon na kami sa kapilya maghihintay. Iiwanan namin sa'yo si Carl at baka meron siyang gustong sabihin sa'yo. Bye-bye, ate. Bye. Alam mo, anak. Tayo na, Papa. Sige, anak. Salamat sa iyong pagdalo, Carl. Makasarili ang motibo ng pagpunta ko dito. Gusto ko pa rin magmakaawa hanggang sa huling pagkakataon. Pero nakikita ko sa iyong mga mata ang ganap na katahimikan. Ngayon ko lang nalaman na nandito pala talaga ang iyong kaligayahan. Salamat, Carl. Mamaya, habang kinakasal ka sa kanya, taus-puso ako magpapasalamat. Natagpuan mo sa kanyang siguro hindi ko may bibigay kailanman. Pinagkakasundo ko kayo
kay Hesristo, anak ng kataas-taasang ama, naway panatilihin niya kayong walang bahin. Ang singsing na ito'y tanda ng inyong walang hanggang pagkakatali kay Jesus, ang esposo ng mga birhen. Naway maging tanda ito ng iyong pananampalataya at tatak ng banal na espiritu sa iyong pakikipag-isang dibdib kay Kristo. Kung matapat mo siyang paglilingkuran, luluwalhatiin ka magpasawalang hanggan. Faustina. Faustina, hindi ko maaaling ikupli ang kaligayahang ipinagkaloob mo sa akin. Pinanabigan ko makausap kita kahit na sandali. Isulat mong lahat ang aking sinasabi upang ang makakabasa ay matutong magpakumbaba at humingi ng aking awa. Alam naman ninyo na mababang grado lamang ang inabot ko sa pag-aaral. Paano yun? Anong gagawin ko, Panginoon? Hindi kita pababayaan. Wala akong ipagagawa sa iyong hindi mo magagampanan. Hindi kita iiwalayan. Sir Faustina, tapos ko ng hugasan. Isa lang mo na lang, nagmamadali ako at hinahanap ako ng Madre Superiora. Ang lahat ng hirap na intimities ay punpo ng mga bulaklak na ang pango ay nakakarating hanggang sa aking trono. Thank you.
Ipinta ang aking larawan, katulad na kung paano mo ako nakikita ngayon. Sa ibaba, isulat ang Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Gusto kong ang larawan kong iyon ay bigyang galang, una sa inyong kapilya, at pagkatapos ay sa buong mundo. Ay nako, huwag mo nga ubusin ang oras ko sa mga kwento ng bungang isip mo. Maraming trabaho ang naghihintay sa ating mga kamay. Mga ulilang walang makain, mga pulubing walang matitirhan, mga matatandang walang mag-aalaga. Sila ang dapat natin pagkabalahan, hindi yung kung anong pintorang hinihingi mo para gumuhit ng larawan ng Panginoon. Pumunta ka sa libreria, magbukas ka ng mga aklat, at doon ay makikita mo ang mga larawan ni Jesus na iginuhit ng mga dakilang maestro. Si Michelangelo, Rafael, Da Vinci. Sabihin mo nga pala kay Jesus, bigyan niya ako ng pruweba na siya nga ang nakakausap mo. Maliwanag ang ibig sabihin ng mahal ng Panginoon. Itatak mo ang kanyang larawan sa iyong kaluluwa. Iyon ang dapat mong gawin bilang alagad niya upang hindi mo siya makalimutan sa bawat sandali. Wala pong gustong maniwala sa akin, Panginoon. Pero hindi ako titigil hanggat hindi natutupad ang gusto ninyong mangyari. Ang kawalan ng pagtitiwala ay sumusugat sa aking kalooban, lalo na yung aking mga pinili. Sa kabila ng walang kamatayan kong pag-ibig sa kanila, wala pa rin silang tiwala. Para bang pati ang kamatayan ko'y hindi pa sapat o kahabag-habag ng mga kaluluwa. Maawa na po kayo. Dalawang araw na po akong hindi kumakain. Ha? Tuloy po kayo. Sandali lang ho, ah. Kukuha ko ng pagkain. Magiging mabuti ang kalagayan mo dito. Sister, bahala na po kayo sa anak ko. Huwag ho kayo mag-alala. Nasa mabuting kamay siya. Salamat po. Makabait ka, anak, ha? O, halika ka na. Eto ho. Sandali lang, ha. Kukuha ko ng tubig. Kain. God bless you. Sige po, Father. Good
morning, Father. Good morning, Father. Good morning, sister. Good morning, Father. Sister Faustina, pwede ba kitang makausap sandali? May problema ka ba? Opo, Padre. Kayo at ang lahat ng nakakausap ko sa kumbentong ito. Dahil ba sa kaming lahat ay nagsasabi na mas mabuting harapin mo ang katotohanan kaysa sa mga guni-guni at panaginip? Halos lahat kayo ay nagkakaisa sa pagsalungat sa aking mga sinasabi. Ngunit nga, ako na rin ay nakukumbinsin ninyo na hindi totoo ang pagpapakita sa akin ng Panginoon. Kung minsan ay iniisip kong baka may diferensya na nga ang aking utak. Ipagpatawad mo, anak, kung nasasaktan ko man ang iyong damdamin. Pinasasalamatan ko pa nga po kayo eh. Binibigyan ninyo ako ng pagkakataong makibahagi sa krus ng Panginoon. Panahon na siguro, natigilan ko ng sumabay sa agos ng paniniwala ng nakararami. At pagtuunan ng pansin ang iyong mga sinasabi. Kung tutuusin, ano ba ang mapapalamo kung mag-iimbento ka ng mga bagay na mahirap paniwalaan? At bakit ka maghahanap ng sarili mong sama ng loob? Ano po ang dapat kong gawin, Padre? Hilingin sa kanya na tigilan na ang pagpapakita sa akin para hindi na ako pagtawanan, para matigil na ang bulong-bulungan. Ang sabi mo, kaligayahan mong magpasa ng kanyang krus. Huwag mo siyang pangunahan. Alam niya makabubuti sa'yo. Hindi kanya bibigyan ng pasanin ay hindi mo kayang dalhin. Pero paano kung maraming nagkakasala ng dahil sa paghatol sa akin? Hindi ba sinabi niya sa'yo na walang katapusan ng kanyang awa? Madali niyang mapapatawad kaming mga taong kulang sa pananampalataya. Kaya mula ngayon, anuman ang bumabagabag sa'yo, lapitan mo ako. Bukas na ang aking tenga, nakikinig na ang aking puso. Patawad kung ako'y nagtutuda. Kung talagang ikaw ang nagpapakita at kumakausap sa akin, ngayon din, hayaan mong gustuhin ni Tanya ang mangumpisal. Sister! Gusto ko sana mangumpisal. Pwede niyo ba akong samahan? Kung pwede ngayon na? Oo. Ang kalarawang to ay natagpuan sa iyong kwarto. Sa iyo ba ito?
Ito ang ginagawa mo? Sa halip na magdasal at magnilay sa buhay at aral ng Panginoon? Ang Panginoong Jesus po ang nag-utos na isulat ko ang lahat niyang sinasabi. Nagdarasal din po ako at nagninilay pagkatapos. Kaya malimit. Kulang ka sa tulog, hirap magtrabaho, at pinapasok ng maraming guni-guni? Napapagod din po ako sa dami ng trabaho. Pero hindi guni-guni ang pakikipag-usap sa akin ng Panginoon. Napakadakila mo siguro. Baka sa lahat ng mga madre dito ay ikaw ang pinakamalinis. Isulat mo na ako'y higit na mapagbigay sa mga makasalanan kaysa matuwid. Dahil sa kanila ay bumaba ako sa lupa. Alang-alang sa kanila ay nagbuhos ako ng dugo. Huwag silang mangambang lumapit sa akin. Ang Panginoong Jesus ba, sabi mo, ang siyang nagdikta sa iyo nito? Siya po. May Diyos ba na magsasabing mas matimbang pa sa kanya ang makasalanan kaysa matuwid? Kilabutan ka, Sir Faustina. Anong gusto mong ipangaral? Maging makasalanan ng tao para malapit lang sa Panginoon? Hindi kaya katang-isip mo lamang ang lahat ng ito? Pansinin po ninyo, maraming salita dyan ang hindi ko kayang isulat. Alam naman po ninyong mababang grado lamang ang inabot ko sa pag-aaral. Anong ibig mo sabihin? Nung ikakasal ako sa Panginoon, sinulatan ko ang aking pamilya. Inanyayahan ko silang dumalo. Ipinabasa ko yun kay Sor Jolanta at napakaraming mali ang kanyang inayos. Tumumi ang sulat kaya kinopya ko uli. Sabi ko nga noon sa Panginoon, hindi ako gaanong marunong. Pero siya raw ang bahala. Tuwing may idinidikta siya, tuloy-tuloy ang pagsulat ko. Sa tingin niyo ho ba, marami ring mali. Sor Jolanta, ikaw mag-isa ang sumulat nito? May makapagsasabi ba sa inyo na tinulungan niyo ako? Kung itatabi ang talaarawang ito sa sulat niya sa kanyang pamilya, hindi paniniwala ang iisang tao ang sumulat. Sa mga sinabi niya sa'yo, ano ang labis na tumimo sa iyong isipan? Ang kahilingan niyang magdasal tuwing alas 3 ng hapon, oras ng kanyang kamatayan. Hindi po ang oras ng malaking paghabag niya para sa buong mundo. Sa oras na ito, ay wala akong tatanggi sa kaluluwa na hihiling sa akin, alang-alang sa aking pasyon. Sapagkat sa saglit na iyon, ay nabuksan ng maliwanag ang awa para sa bawat kaluluwa. Sa oras na iyon, ay nagkaroon ng grasya para sa buong mundo. Umayo ka na, anak. Pinatawad ka na ng Panginoon. Salamat po, Padre.
Sa iyong pangungumpisa, ay alamin mo ito. Ako mismo ang naghihintay sa iyo sa kumpisa. Nagkukubli lamang ako sa pare. Ngunit ako mismo ang kumikilos sa Espiritu. Dito, gaano man kaaba ang kaluluwa, ay nakikipagtakpo siya sa Diyos ng Ama. Kapag malaki ang kanilang pananalig, walang hanggan ang aking habang. Tulungan po ninyo ako, Padre. Hindi ko na kayang pasanin ang krus. Wala ni isa mang naniniwala sa akin. Meron. Ako. Nakalimutan mo na ba? Nakabukas ang aking tenga. Nakikinig ang aking puso. Huwag kang mawawala ng tiwala sa ating Panginoon. Ang pakikipag-usap niya sa'yo ay hindi isang panaginip, ilusyon o guni-guni. Nasa tamang landas ka. Wala kang dapat gawin, kundi sundin ang kanyang kalooban. Pero para akong bilanggo, laging may sumusubaybay, laging may nagbabantay. Kung hindi pa ako baliw, Padre, malapit na. Kung hindi nila ako titikilan. Nandito ako. Laging handang tumulong. Kung ano man ang hindi mo kayang dalhin, ay ilipat mo sa akin balikan. Huwag kang bibitiw sa ating Panginoon. At lagi mong panatilihin ang kababaan loob. Ikaw ang kanyang pinili. At hindi ito pinagmamalaki. Kundi ginagamit para maging masunod. Kanya huwag mong kalilimutan. Habang dinadagdagan mo ang iyong pagtitiis, ay lalo kang nagiging kalugod-lugod sa kanya. Kung ganoon, Padre, lubusin na ninyo ang pagtulong niyo sa akin. Inulit na naman ang Panginoon ang tungkol sa larawan. Kung meron kayong kilalang pintor na makakagawa nun. Sir Micaela, anong may paglilingkod ko sa'yo? Tungkol po sa madreng isinulat ko sa inyo. Nabanggit ko po noon na may palagay akong mga katang isip lamang ang mga sinasabi niyang pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Pero habang tumatagal, parang lalong tumitibay ang katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Bueno, sa kasaysayan ng mundo, marami nang ginamit ang Diyos para pagbigyan ng kanyang mensahe. Si San Pablo nga, hinarang ni Jesus nung siya'y patungo sa Damascus. At sa mga panahon ngayon, na ang tao'y nakakalimot at nagugumon sa kasalanan, hindi katakataka na ang Diyos ay magpaalala. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Pag-aralan mabuti. Siguraduhin
maingat ang simbahan sa mga ganitong bagay. Hindi magandang bigyan ng bendisyon ngayon. At pagkatapos uurungan bukas. Yan lamang ang hinihintay ng mga taong walang pananampalataya. Ano sa palagay niyo? Dapat po ay malamlam ang kanyang mga mata. At mas maamo ang kanyang mukha na para bang may pinakikiusap. Kasimirowski, kumusta? Kayo pala, padre. Tama-tama ang dating ninyo, padre. Halos patapos na yung obra. Pero merong konting-konting detalye na lang naaayusin. Wala nang problema. Alam, Senyor Casimirosa. Sige po, Padre. Mukhang hindi ka nasisiyahan. Bakit ganun, Padre? Halos matatapos na, pero pareho din nung una. Bakit hindi makuha ng pintor? Ikaw ang nakakita, hindi ang pintor. Maliban kung ikaw ang gumuhit, walang ibang makakahula sa eksaktong ayos na nagpakita sa'yo. Palagay ko, hindi mo na dapat panguluhin ang pag-iisip mo. Panginoon, kayo pala. Kanina pa po ako hindi mapalagay. Bakit po hindi mailarawan ng pintor? Maliwanag naman po ang bawat detalye ng pagkakakwento ko sa kanya. Ipanatag mo ang iyong kalooban, Faustina. Wala naman sa guhit ng pinsil o kulay ng pintura ang ganda ng larawan. Nasa grasyang ipinagkakaloob ko. Ang mahalaga ay ito ang magpapaalala sa inyo ng aking banal na ama. Mayroon na kayong ikakalat sa buong mundo. Ipinapangako kong ang mga kaluluwang magbibigay galang sa aking imahe ay hindi mapapahamak. Ipinapangako ko rin na magtatagumpay sila sa lahat ng kaaway nila na naririto sa lupa. Lalo na sa oras ng kamatayan, ipagtatanggol ko sila tulad ng sarili kong kaluwalhatian. Ibig kong ipadama sa iyo ang pag-ibig na nag-aalam sa aking puso para sa mga kaluluwa. At ito'y maunawaan mo kapag pinagnilayan mo ang aking pasyon. Tawagan mo ang aking ama para sa mga makasalanan. Gusto ko silang maligtas kapag dinasal mo ang mga sumusunod na may pagsisisi sa puso at nananalig para sa mga makasalanan. Ipagkakaloob ko sa kanila ang grasya ng pagbabago. Ito ang dasal o banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo.
Ang ganda ng liwanag, oh. Ayun, sa ibabaw ng bubong ng kumbento. Nasaan? Ayun, oh. Ay, nako. Parati ka kasing sumasama dyan sa kaibigan mong ilusyonada. Kaya pati ikaw, nahahawa na rin. Bakit? Hindi niyo ba nakikita? Baka kislap lang ng aeroplano nasa likod ng ulap? O baka searchlight lang sa kampo. Marami daw ginagawang pagsasanay ngayon dahil sa pagbabantang pagsalakay ng mga dayuhan. Ikaw, Sir Faustina, hindi mo rin ba nakikita? Eh bakit yung pa tinatanong mo ay napakagulo ng utak niyan? Baka nga hindi lang liwanag ang nakikita niya, kundi pati Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa inyong muling pagdalaw. Ikasisi ako kung ang lubina sa aking banal na awa ay sisimulan sa araw ng Biyernes Santo. Matatapos ito sa Sabado, pagkatapos ng pista ng aking pagkabuhay. Kinabukasan, araw ng Linggo, gawing kapistahan ng banal kong awa. Ang buong sansinugod, lalo na ang mga makasalanan, mababawasan ang aking kalungkutan kung maraming kaluluwa ang dituluyang mawawala. Sa unang araw, dalhin mo sakin ang mga kaluluwa ito. Sa ikalawang araw, dalhin sakin ang kaluluwa ng mga pare at mga relihiyoso. Sa gitna ng matinding paghihiram, sila ang nagpapalakas sa loob ko. Sila rin ang daluyan ng grasya ko para sa buong mundo. Sa ikatlong araw, dalhin sakin ang mga tapat na kaluluwa at tunay na sumasampalataya. Naiibsan nila ang sakit ng aking pasyon. Ilapit naman sa ika-apat na araw, ang sakin di pa nakakakilala. Naaalala ko rin sila nung ako'y naghihirap sa krus. At magiging kaligayahan ko ang sila'y sumampalataya sa akin. Sa ikalimang araw, dalhin mo sakin ang mga kaluluwang tumalikod at humiwalay sa aking simbahan. Sa pagbabalik nila, maghihilom ang mga sugat at hirap na tinamo ko sa kalbaryo. Dalhin mo sakin sa ika-anim na araw ang kaluluwa ng mababait at mapagpakumbaba, pati na rin ang mga bata. Ang mga kaluluwang mapagpakumbaba, sila lamang ang nakatatanggap ng aking grasya. Sa ikapitong araw ay ilapit mo sakin ang mga nagtitiwala at nagbibigay gloria sa aking pagiging baawain. Sila ang buhay na larawan ng awa sa aking puso. Walang sino man sa kanila ang pupunta sa impyerno. Ipagtatanggol ko sila sa oras ng kamatayan. Sa ikawalong araw, dalhin mo sa akin ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Mahal ko silang nagsisisi at tumatanggap sa aking katarungan. Nasa iyo ang kapangyarihan na bigyan sila ng kaginhawaan. Kunin mo ang lahat ng indulhensya mula sa kabangyaman ng aking simbahan. Sa ikasyam na araw, ilapit mo sa akin ang mga kaluluwang walang pakialam. Sila, higit sa lahat, ay nagdudulot sa akin ang sama ng loob. Ang huling pag-asa ng kanilang kaligtasan ay ang paglusong sa aking awa. Matatapos ito sa Sabado, pagkatapos ng pista ng aking pagkabuhay. Kinabukasan,
Araw ng Linggo, gawing kapistahan ng banal kong awa. May kausap ka raw sa iyong kwarto kagabi. Sige, maupo na kayo. Gusto mo bang ipagtapat sa amin kung sino ang pinapasok mo sa iyong kwarto? Alam mo naman na mahigpit na pinagbabawas sa sino man ang tumanggap ng panauhin sa kanyang silid. Ang lugar na yon ay itinakda lamang para sa pagtulog at meditasyon. Ngayon, sinong kinumbida mo sa iyong kwarto? Wala po akong kinumbida. Hindi ko po pinapasok. Nagsisinungaling si Tanya? Gusto mo bang ipatawag ko siya uli? May kausap nga po ako. Pero, kusa lang pong pumasok. Sino? Sino ang kusang pumasok? Si... Ang Panginoong Jesus po. Sor Micaela, yan po ang sinasabi ko sa inyo noon. Na baka po mabuting bigyan natin ng bakasyon si Sor Faustina sa mga gawain at mga aktibidades ng kumbento. Wala akong sakit, Sor Jolanta. Talagang nagpakita sa akin ang mahal na Panginoon. Marami siyang ipinagbilin. Katulad ng... Ikalat daw po sa buong mundo ang kanyang pagkahabag. Ang katahimikan daw po at kapayapaan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa kanyang banal na awa. At Sor Faustina, hindi ba't kaya tinanggap ni Jesus ang lahat ng parusa ay para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan? Yun po ang sinabi niya. Gusto pa nga po magkaroon ng sariling kapistahan, ang kanyang banal na awa. Linggo daw po, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay. Ang lahat daw ng mangungumpisal at mangungumunyon sa araw na yun ay hindi gagawaran ng anumang parusa. Sor Faustina, talagang magkaiba tayo ng paniniwala. Sor Jolanta, Sor Josefa, siguro nagiging malikot ang mga imahinasyon niya sa mga oras na wala siyang ginagawa. Kaya dapat siguro, dagdagan natin ang kanyang aktibidades. Kung pagod na katawan niya, madali na siya makakatulog. Sige, pagtrabahuin na siya. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ay ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami makamatay. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Huwag! Nagtiwala lang yung mga magulang sa otoridad nitong kumbento. Para alagaan ako, hindi para baliwin sa lungkot at pagkainip. Tanya, sandali. Bakit ba? Makakasanayan mo rin. Ibuhos mo lamang ang oras mo sa trabaho at pagdarasal. Eh di lalong nadali ang pagkaloka ko. Ako ang gayahin mo. Humanap ka rin ng masasamang katulad ni Eric. At sabihin mo sa kanyang, itakas kanya rin dito. Sa libingan ng mga buhay. Paalam, madring guni-guni. Tanya. Ang larawan. Ito ba ang larawang ipinaguhit ni Sir Faustina? Yan daw po ang kahilingan ng mahal na Panginoon sa kanya. Nasaan ang Sir Faustina niyan? Padre? Gawang ka ng Diyos, iha. Maupo ka, Sister Faustina. Pwede mo ba akong bigyan ng pahintulot na basahin ang ilang bahagi nito? Gusto ko nga po sana, napakabigat pag ako lang ang nagdadala ng mga bili ng Panginoon. Nandun siya, nakatayo, nakatitig sa akin. Kumikislap ang sinag na nanggagaling sa kanyang katawan. Ang nakapagtataka ay kung bakit hindi ako nasisilaw. Nakita namin ang larawan sa kapilya. Magkaiba ang kulay ng sinag. Opo, isang maputla, isang pula. Ang sabi po ng Panginoon, ang maputing sinag daw po ay ang tubig na nagpapabanal sa kaluluwa. At yun hong pula, ay ang dugo naman ho na nagbibigay buhay. Ang mga sinag daw pong yun ay pananggalang sa galit ng Ama sa mga kaluluwang nagkasala. Ano naman ang katibayan na ang nakakausap mo ay ang Panginoon na nga at hindi guni-guni lamang? Napakababaw po ng aking kaalaman, samantalang napakalalim ng mga nakasulat dyan. Tulad ng
na hindi magkakaroon ng kaganapan ang katahimikan ng mundo hanggat hindi lumalapit sa kanyang awa. At ang tunay daw pong pananampalataya sa kanya ay makikita sa ating mga gawa, salita, at pagdarasal para sa kapwa. Ang tinutukoy mo ba'y ang mabuting gawa? Opo. Katulad po ng pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, ang pagpapatuloy sa mga walang tahanan, pagpapadamit sa mga walang saplot, pagdamay sa may sakit, pagdalaw sa mga bilanggo, at paglilibing sa mga walang kayang ipagpalibing. Ano po ang palagay ng kanyang kaparian? Mahirap magpadalos-dalos. Dagdagan ang pagmamatsyag. Ipagdasal si Sor Faustina. Samantala'y itikom ang mga bibig at huwag hayaang makalabas sa monasteryong ito ang kanyang mga sinasabi at sinusulat. Masusunod po. Amang nasa langit, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, at ng aming ina na si Maria, hinihiling namin na bigyan niyo po kami ng kaliwanagan ng pag-iisip at makatarungang kapasyahan sa pagsisiyasat namin sa kaso ni Sor Faustina. Ama, basbasan mo ang pagtitipong ito na ang tanging layunin ay sa lalo mong ikadadakila at naway maging kalugod-lugod kami sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Simula na ang pagtatanong. Tinatawagan ng lupon si Sor Jolanta. Sor Jolanta, kailan at paano mo unang narinig ang mga kwento ng guni-guni ni Sor Faustina? Noon pong, banggitin niya na dinala siya ng kanyang anghel de la guardia sa purgatorio. Pero sa palagay ko po, hindi lang guni-guni yon, dahil damang-dama kong naranasan niya yon. Kung maaari lang po, Sor Jolanta, sagutin mo ang itatanong ko. At ang opinyon ay itabi mo muna. Narating na pala ni Sor Faustina ang purgatorio. Ano ang nakita niya ron? Nakita raw po ni Sor Faustina ang mga kaluluwang nagdurusa, nagsisisi, at nagmamakaawang sila ipagdasal at hihingi ng tawad sa Diyos na pinananabikan nilang makita. Hinihiling daw ng Panginoon na iguhit ang larawan niya kung paano ito nagpapakita sa kanya. Ito raw ho ang anyong gusto ng Panginoon. Sor Josefa, ano naman ang naging reaksyon mo sa panaginip niyang yon? Pinagsabihan po namin siya ni Sor Jolanta na huwag na itong babanggitin sa iba. Dahil baka mapagkamalan siyang may diferensya sa utak. Kung ganun ay, hindi mo rin pala siya pinaniwalaan. Noon pong una, kasi po naman. Salamat, Sor Josefa. Dahil nga po hindi karaniwan ang kinikwento ni Sor Faustina na kanyang pakipag-usap sa mahal na Panginoon. Binawalan ko ang lahat na ikwento ang mga pangyayari sa mga tagalabas ng kumbento. Pinagsabihan ko rin po ang lahat na huwag babanggitin sa mga sulat sa kanilang pamilya. Para sa iyo ay mahirap paniwalaan ang kanyang sinasabi.
Sa palagay mo ba ay mas lamang ang kababalaghan kaysa katotohanan? Marahil nga isang kababalaghan ang nangyari kay Sir Faustina. Dahil hindi naman karaniwan na ang isang tao ay piliin ng Diyos upang kanyang makaharap at mabigyan ng mga bilin. Pero ano nakakapagtaka doon? Si Moises na kinausap ng Diyos, si Abraham, ang mga bata sa Lourdes, sa Fatima na pinagpakitaan ng mahal niyang ina. Bakit tayo magtataka kung si Sir Faustina ang pinili? Dahil ba siya'y karaniwang tao lamang, masasakitin, galing sa mahirap na angkan? Sina Pedro, Andres, Juan ay pangkaraniwang tao lamang. Pero sila ang pinili ni Jesus para maging alagad niya. Si Jacinta ng Fatima, si Juan Diego ng Mexico, ay galing sa mahihirap na pamilya. Pero sila ang pinili ng langit. Ganun nga yata ang Diyos eh. Mas malapit sa mga taong walang hawak na yaman sa mundo. Halimbawa na, Sir Faustina, na ikaw nga ang pinili ng Panginoon bilang kalihim ng langit. Ano ba sa palagay mo ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon na hindi pa kayang ituro natin na kanyang mga alagad? Sa akin pong paniniwala, gusto niyang gisingin ang tapat nating pananalig sa kanyang banal na awa. Pinalalabas mo ba na tayo na kanyang mga alagad ay kapos sa pananampalataya? Siya po ang nagsabi nun. Inuulit ko lamang sa inyo. Nasusugatan daw po ang kanyang puso. Pag nakita niya tayong parang mga makinang tumutupad lamang sa ating mga tungkulin. Tuwi daw po tayo'y mabubulid sa pagkakasala. Nangunguna daw po sa atin ng takot sa halip ng pagtitiwala. Nasapat na ang kanyang habag upang tayo'y maligtas. Para nga raw pong hindi tayo naniniwala na sapat na ang kanyang pagkamatay sa krus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya daw po niya tayo pinagdarasal sa tuwing alas tres ng hapon, ang oras ng kanyang kamatayan. Sa oras daw pong yun, wala tayong mahihiling sa kanya na hindi niya ibibigay. Ang mangungumpisal naman at mangungumunyon sa kapistahan ng kanyang banal na awa ay hindi lamang tatanggap ng kanyang pagpapatawad, kundi lagi niyang pangangalagaan hanggang sa oras ng kamatayan at makakapiling sa kabilang buhay. Ganun ang pananabik sa atin ng Panginoon na lumapit tayo sa kanyang awa. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit marami pa rin ang lumalayo at nagwawalang bahala? Patawarin niyo ako kung hindi ko maikupli ang aking pagdaramdam. Marami nagsasabing sira ng aking ulo. Wala sa sariling isip. At puro guni-guni lamang. Halimbawang gano'n na nga, mas gusto ko pa masira ang aking ulo para sa kanya. Makarating lamang sa tao ang mga pili niya. Naniniwala ako na sapat na ang narinig ng lupon
ng pagsasaliksik at pag-aaral sa kaso ni Sor Faustina. Batay sa deklarasyon ng mga tinawagang saksi, maaari nang timbangin at pag-aralan kung ang nangyari sa kanya'y tunay na kaganapan o hindi. Sa araw na itatakda ng lupon, ipatatawag kayong lahat para sa pagbasa ng resulta. Samantala, tapos na tayo sa araw na ito. Sakit ang hindi maunawaan, lalo na ng mga mahal mo at laging pinagtatapatan. Nauunawaan ko ang lahat mong tinitiis. Nasisiyahan ako at pinaniniwalaan mo pa rin ang aking mga alagad. Sadyang hindi ka nila mauunawaan ang lubusan, hindi yun abot ng tao. Narito ako upang pag-aangin ang bigat sa iyong dibdib at patatagin ang iyong kaluluwa. Bakit sa mga sandaling nalalambungan ng dilim ang iyong isip, hindi ka tumatawag sa akin? Ako'ng makapagsasabog ng liwanag, higit ano pa mang tunong. Sir Faustina, kailangan magpahinga ka na. Lalong lumalala ang iyong ubo. Ano naman ang dapat kong ikatakot? Ngayon man, kung kukunin ako ng Diyos, masaya akong susunod sa kanyang kalooban. Kung dito nga sa lupa ay lagi niya akong sinasamahan, sa langit pa kaya? Paano naman kaming maiiwanan mo? Isang araw, sama-sama tayo sa kanyang kaharian. Alam niyo yun, Padre. Siya nga pala, maiba ko. Kailangan magkasama tayo pag pinahayag na nakakataas na totoong kinakausap ka ng mahal na Panginoong Hesus. Kailangan magkatulong tayo sa pagpapaliwanag at pagkakalat na walang malaking kasalanan na hindi mapapatawad ng banal na awa ni Hesus. May napagkaisahan na ba, Lupon? Ayon sa ating narinig at pinag-usapan sa kasong ito, wala kaming makitang dahilan upang pigilin si Sor Faustina sa kanyang pagpapalaganap ng debosyon sa banal na awa. Ikinagagalak kong ibalita sa inyo na kung sino man ang nais na tumulong sa kanya sa pagpapalaganap ng debosyon, ay makakaasa kayo na hindi kami tututol. At ikaw naman, Sir Faustina, makakaasa ka rin na hindi kami hahadlang sa iyong pagsulat ng iyong talarawan. Salamat sa Diyos, sister. Salamat po, Padre. Pagpalaan ko. Salamat. Dasalin ito sa ganitong paraan.
gumamit ng rosaryo. Simulan sa isang Ama namin, isang Abaginoong Maria, isang sumasampalataya, at pagkatapos sa mga butil ng Ama namin. Amang walang hanggan, inaalay ko po sa inyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Hesukristo, na aming Panginoon at manunubos, para sa kapatawaran ng aming mga sala at ng buong mundo, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo kami at ang buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Miss, saan dito ang kwarto ni Sister Faustina? Diyan sa loob. Salamat. Mako na lang. Carl, halika, pasok. Pasensya ka na. Nagising ka ba sa ingay ko? Pagod na rin ako sa katutulog. Sobra naman ang sipag mo sa kumbento. Bakit hindi ka muna humingi ng bakasyon para maalagaan ka ng pamilya mo? Matatagalan pa ba bago ko makapiling ang mahal na Panginoon? Ayaw mo bang matikmang muli ang pagmamahal ng mga magulang mo? Dama ko yun. Kahit ako'y malayo. Kaya nga hindi ko nakakaligtaan. Ipagdasal kayong lahat. Pinakikinggan ang mga dasal mo ng Panginoon. Malulusog ang mga hayop na alaga ng ama mo. Malalago ang kanyang mga tanim. At ang negosyo ko, maganda ang takbo. Kaya lang, ate, bakit ganun? Isa kang mabuting alaga ng Diyos.
Bakit? Bakit pinapayagi niya magkasakit ka ng ganito? Dahil mahal niya ako. Kung ako'y malakas, baka nakalimot na ako sa pagtawag sa kanya. Sa kalagayan kong ito, ni isang mang sandali ay hindi ako pumitaw sa kanya. Nakakaingit naman ang pananampalataya mo. Sana munting bahagi man lang nun eh. Magaya ko. Palagi kong idinadasal. Lalo sana kayong mapalapit sa Panginoon. Isama mo na rin sana sa iyong mga dalangin na huwag matuloy ang nagbabantang digmaan. Kawawa naman ang mga kabataan na walang malay. Mga matatanda at mga kababaihan. Pag pinayagan ng Diyos na mangyari, may kabutihang maidudulot sa mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya. Ipagdasal mo ang sansinubog, lalo na ang mga bilanggo na hindi pa nakapagsisisi. Hindi sila magkakaroon ng katahimikan hanggang hindi sila tumutulong sa aking awa. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Huwag kang matakot. Kusa akong lumapit sa iyo. Dahil nag-aalangan kang lumapit sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasama. Ang hatol sa akin ay kamatayan. Bukas, wala na ako. Huwag mo akong talikuran. Mahalaga ka sa akin. Alam mo bang naparito ko sa lupa? Hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Wala na akong pag-asa. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. 10 beses man akong bitayin, ay hindi sapat na kabayaran sa lahat ng pagkakasalang nagawa ko. Hindi kayang pantayan ng kasalanan mo at ng buong mundo ang pagpapatawad ko. Hindi ko tinataliguran ang sino mang nagsisisi. Magtiwala ka sa grasyang ipinibigay ko. Kamahal-mahalang Jesus! Nagtitiwala po ako sa inyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Nakaligtas siya bago maging huli ang lahat. Dinaramdam ko ho. Hindi ko ho kayo maaaring patuloyin. Mahigpit ho kasing pinagbabawal ang doktor na tumanggap ng bisita si Sor Faustina. Pero kailangan ko lang ho siyang makausap kahit sandali. Hindi pwede. Miss, teka, miss!
Sor Faustina. Tanya. Sor Faustina. Ikaw nga ba? Patawarin mo ko. Dapat noon nakinig na ako sa'yo. Nakaraan na yun. Ang malagay na kapag isip-isip ka na. Pinilit kong tumalaw sa'yo dito para humingi ng tawad. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Dumadalaw ka lamang. Hindi ka napapalik sa pagmamadre. Gusto ko man, magiging patik lang ako sa simbahan. Tanya, hindi tinitingnan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang mahalaga sa Kanya, ang katapatan ng pagsisisi. Nagbalik na si Eric sa kanyang pamilya. Parang hindi ko matanggap. Pinili ko si Ryan ang sarili ko. Pinili ko si Ryan siya. Tungkol patunayan ni Eric na si Paula ang kanyang kailangan at hindi ko. Patawarin mo ako. Ikaw naman ay para sa Panginoon, hindi para sa Kanya. Napakaganda ng aginaldo sa iyo ng Diyos, Tanya. Isang bagong buhay, patungo sa Kanyang kaharian. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ang Panginoon na aking pastor, hindi ako kukulangin ng anuman. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay ako sa payapang batis. Pinagiginawan niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan ako sa matuwid na landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Lumakad man ako sa lambak ng karimba, wala akong takot sa masama sapagkat katabi kita. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Sa tapat ng aking mga kaaway, pinag-ahain mo. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking baso. Talagang ang kabutihan at pag-ibig ang sumusunod sa buhay ko. At sa bahay ng Panginoon ako mananahan hanggang sa wakas ng panahon.